although na-experience ko rin yung matanggalan ng show, na-experience ko din yung maging support na from Jelly de Belen, from kabilin-bilinan ng Lola, from kinukuha ka ng G-Meek, from kinukuha ka ng ganito, from this film, ako dapat ang cast, and then biglang tinanggal ako. I know, I've lot of things na na-experience ko na nakakasira ng loob dahil alam mo, oh shit, nagkamali ako. Bakit ko ginawa to? Sayang, ganun. Pero alam mo, Kuya Butch at Yana, ano yan, ang nakakatuwa eh. Kaya gusto ko yung mga ganito mga interview kasi not to be show off, hindi para maging magaling sa tao, pero maging testimony na ayoko rin isipin kasi Kuya Butch at Yana na karamihan kasi, di ba, sabi sa atin, ang pag-aartista hindi habang buhay yan. Wala namang habang buhay po sa ano, sa lahat sa atin. Walang permanente. It's really up to us kung hanggang saan natin tatanggapin or hanggang kailan tayo magiging grateful yung meron tayo. So, para sa akin po sa industry, habang buhay, pwede naman tayo dito sa pag-artista. It's just that, hindi lang tayo siguro laging andun sa taas. So, it's up to you kung tatanggapin mo rin ulit bumaba. Eh ako, Ate Anat, at Kuya Butch, na-experience ko na po nung mga 21 ako noon, nung una kong naging anak, yung nagkaroon ako na asawa agad noon. Siguro sobrang saya ko na noon. Hindi ko pa na-ISP showbiz, hindi ako ganun kaseryoso. Dumating sa time na nag-support talaga. Nung dumating sila Dino Guevara, sila Red Stenberg, and then, alam mo eh, bilang artista, parang bitroll na lang ako ah. You know, it's hard. It's hard, pero buti na lang po. Naisip ko rin yung sarili ko na, no, I have to work for my family. I have to work for my kids. And I have to be grateful. So, ngayon, yun yung bit-bit ko ngayon lahat. Hanggang sa kahit na bigyan mo lang ako ng maliit na role, basta as long na nagtitaping ako, I'll be grateful. I will be blessed. It's a blessing for me kasi sa dinami-dami ng artista ngayon, you know, to be able na mabigyan pa rin kami ng pag-asa at pagkatiwalaan kami na mabigyan ng role, it's a good blessing for us. So yun po yung para sa akin, pwede ko masabing kung ang gusto maging artista habang buhay, you have to be ready for what role ang bigay sa iyo.